Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray para sa TVNet Newsline. Magandang gabi. Ika-22 sa buwan ng Hunyo taong 2018. At sa ulo ang ating mga balita. Oplang galugad ng PNP, mahigpit na ring ipinatutupad sa lungsod ng Calapan. No to plastic camping, pinaiigting ng DNR. At Ormeco Agma, gaganapin na bukas. Sa detalye ng ating mga balita, matagumpay na idinaos ang seminar tungkol sa governance and management of cooperatives na ginanap sa negosyo center sa Barangay Ibabais, Calapan City, 20 hanggang 21 ng Hunyo taong kasalukuyan. Pinangasiwaan ang aktibidad ng Calapan Cooperative Development Council Office na dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang kooperatiba at ahensya gaya ng BIR, DOLE, PhilHealth, SSS at Pag-ibig. Layunin ang programa na turuan at magbigay kaalaman sa hinggil sa tamang pamamahala ng mga kooperatiba kung saan isa-isa ding ipinaliwanag ng iba't ibang ahensya sa mga ito mga benepisyo ng pagiging kasapi ng isang kooperatiba. Sa ibang balita, opisyal nang pinasinayaan ang kauna-unahang private-public partnership knowledge corner na matatagpuan sa National Economic and Development Authority Mimaropa sa kabaan ng JP Rizal Street, San Vicente South, lungsod ng Calapan. Ang naturang knowledge corner ay naglalayong magbigay ng iba't ibang kaalaman sa mga LGU at sa mga private companies na nagnanais pumasok o magsulong ng PPP sa kani-kanilang mga areas. Panauhing pandangal sa aktibidad sina Neda Mimaropa Regional Director Raul Anlocotan, 2nd District Congressman Reynaldo Umali, Director ng PPP Knowledge Corner Ferdinand Pexon at Neda Provincial Director Susan Sumbeli. Ipinahayag naman ni Congressman Ray Umali ang kalagahan ng PPP kung saan nabibigyan niya nito ng oportunidad ang isang local area na umangat ang ekonomiya at makapag-provide ng trabaho sa mga residente dito. Government should always catalyze. We should catalyze development. No? So, yan yung role that each one of us has to understand. For example, DPWH, no? We will build roads to bring development into a particular area. And when I was at NEDA, yun yung concept, it's a trickle-down approach. Meaning, you put one project, government project here, and development will follow. But I did realize in the midst of my working with NEDA that there is a more effective way of doing it, and that is through integrated area development, and then eventually, passing it on to the private sector to sustain it. So, para sa karagdagang kaalaman ng mga participanting LGU, ipinaliwanag rin ni Director Ferdinand Pexon ang iba't ibang structure ng PPP contractualization na maaaring pasukin ng mga LGU at private sector. Ang PPP is just one of the ways, isa sa mga options natin para mapatupad itong development through the use of or through the engagement of the private sector. Now, in the past, isa sa mga criticism ng PPP ay masyado nakakonsentrate sa Manila. So, yung lahat, karamihan ng mga malalaking PPP projects siguro na sa NCR. No? Now, and ang ninanais ng ating secretary ng NEDA, ng ating boss din, si Secretary Pernia, at of course, kabuuan ng NEDA na ang ating development ay ma-feel din ng ating mga kasambayan na hindi lang nasa sa NCR but sa iba't ibang parte ng region. Sa huli ang naturang pagpapasinaya sa PPP Knowledge Corner ay simula pa lamang anila ng mga intervention at assistance sa kanilang ibibigay para sa pagpapalakas ng mga PPP sa buong rehiyon kung saan magsasagawa rin sila ng capacity building para sa mas kumpletong kaalaman patungkol dito.
Sa bayan ng Nauhan, napagkalooban ng financial assistance ang dalawang samahan mula sa bayan ng Nauhan na nakakalaga ng 190,000 pesos at 130,000 pesos sa barangay Pinagsabangan 1 at barangay Barsinaga. Ayon kay Mayor Mark Marcos, sa mga miyembro na naturang samahan ay mga miyembro rin ng 4Ps kung saan gagamitin ang financial assistance na binigay ng pamahalaang bayan para sa iba't ibang kabuhayan at proyekto katulad ng palay production at rice retailing na katuwang rin ang DSWD 4Ps mula sa kanilang Sustainable Livelihood Program. Samantala, kasabay pa rin ang Philippine Environment Month, nagsagawa rin ang bayan ng Nauhan sa tulong ng Synergy Project ng PAT Foundation ng awareness campaign at pagtalakay ng mga naging accomplishments sa kani-kanilang mga marine protected areas upang mas lalo pang mapalawak ang protection dito. Lumagda rin ang mga nangangalagang barangay at stakeholders ng mga MPA sa Pledge of Commitment. At tabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Kabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Kasabay ng mga tanggapan, sa buong bansa nakiisa ang Police Regional Office Mimaropa sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill alas 2 ng hapon na 22 ng Hunyo taong kasalukuyan. Nang marinig ang malakas na sirena dahil sa pagtama ng malakas na lindol, nag-duck, cover and hold ang mga kapulisan at kuwanin ng lahat ng tanggapan. Kanya-kanya ng tago sa ilalim ng mga mesa at prinotektahan ang mga ulo. Sunod-sunod naman silang lumabas ng gusali dala ang iba't ibang bagay na maaaring magbigay proteksyon sa kanilang mga ulo. Gaya ng mga libro, nagtipon sa parade ground na siyang itinalagang safe area at tanggapan. Dito sinuri ang ng bawat hepe kung kumpletong nakalabas ang mga tao sa loob ng kanilang opisina. Kasunod dito ang maagap na pagpasok ng mga responders upang saklolohan ang mga sugatan na kaagad namang nilapatan ng first aid ng health service. Layunin ng regular na earthquake drill na mapanatili ang kaalaman at kasanayan ng bawat isa kapag may lindol at maiwasan na ang may sakit man o masaktan o masawi. Ilang mahalagang impormasyon rin ang ibinahagi sa kapulisan hinggil sa lindol. Samantala, sa Seriaco Abes Memorial High School naman, matagumpay rin na idaos ang earthquake drill sa kooperasyon ng mga guro at estudyante. Isa ang mga eskwelahan sa tinututukan para maturuan ang mga tamang kaalaman at kasanayan hinggil sa lindol. Nag-duck, cover, and hold ang mga estudyante at guro habang narinig ang sirena. Agad naman silang lumabas patungo sa open field ng paaralan. Ayon kay Cecil M. Calda, School Coordinator, sa kabuuan ay naging maayos ang ginanap ng drill. Sa tingin ko ay mas aware na ngayon ang mga bata sa kanilang ginagawa at yung pag-identify ng tunog kung earthquake or fire drill ay alam na nila. Kaya lamang, dahil nga may mga grade 7 na ngayon pa rin lang naman makakaranas dito sa aming school, so may makikita ka pa rin na medyo hindi pa rin nakasunod ng ayos, pero siguro pagdaan pa ng mga susunod na pagsasanay sa bagay na ito, maaaring alam na nila talaga kung ano gagawin nila. Sa isang school year, apat na beses ay sinasagawaan na bangkit na drill. Ang bawat guro ay sumasailalim din sa pagsasanay ng paunang lunas o first aid. Malaga maibahagi sa lahat ang mabuting dulot ng pakikiisa sa ganitong uri ng proyekto na makatutulong upang mapataas ang antas na kahandaan ng bawat isa. Isa sa lito, ang ating iyong program.
Sa ibang balita, bukas, ika-23 ng Hunyo, inanyayahan po lahat ng member consumers na makiisa at tumalo sa 36 na taon ng pangkalahatang pagpupulong ng mga kasapi ng Ormeco o ang Annual General Membership Assembly o AGMA. Gaganapin ito sa Ormeco Recreation Event Center sa Ormeco Incorporated Main Office, Barangay Santa Isabel, Calapan City, sa ganapong alas 2 ng hapon. Magsisimula ang pagpapatala o registration alas 12 ng tanghali. Magdala ng resibo ng kuryente at valid ID para mapadali ang pagpaparehistro at pagbibigay ng karampatang halaga para sa pamasahe at merienda. Ang AGMA ay kapapalooban ng pag-uulat ng mga pinuno ng Ormeco tungkol sa nakaraang taong operasyon at kasalukuyang katayuan nito sa pananalapi, teknikal at institusyonal, kasama ang malayong talakayan para sa karagdagang kaalaman ng mga kasapi. Sa panguling bahagi ay ang raffle kung saan maaaring magwagi ang mga kasapi ng mga kapaki-pakinabang nagagtimpala at papremyo. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bagong bahay ba ang hanap mo? Punta na sa Calapan East Rainbow Village sa Barangay Pachoca, Lungsod ng Calapan. Ang house and lots dito, pasok sa panlasa at budget mo. Pili na sa Feliciana Bungalow, may 2 bedrooms at 2 toilets and bath. Aliza Prime, single detached with 3 bedrooms, 1 maid's quarter at 2 toilets and bath. Bobsi, single detached with 2 bedrooms at 1 toilet and bath. Mayroon rin silang house models na single detached with loft type. May 2 bedrooms at 1 toilet and bath. Ang Feliciana at Raquel. Malapit sa city proper, flood-free, ligtas at tahimik. San ka pa? Lipat na sa Calapan East Rainbow Village. Para sa karagdagang impormasyon, maaari tumawag sa mga sumusunod na numero: 043-288-1788, 441-0658, 0917-300-9026, 0920-911-9556, 0917-794-2123, o sa 0995-103-5944. Maaaring bisitahin ang kanilang FB page, Calapan East Rainbow Village, o mag-email sa yam_capio@yahoo.com, aurorasirialon@gmail.com, at maritesabanador@gmail.com. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sinimula na rin sa lungsod ng Calapan ang offline galugad ng PNP kung saan ay mahigpit na sinisiguro ng otoridad na ipinatutupad ang mga lokal na ordinansa. Narito po ang report. Mahigpit na rin ipinatutupad sa lungsod ng Calapan maging sa buong lalawigan ang offline galugad ng PNP o ang pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa. Ika-20 ng Hunyo lang simulan ng Calapan CPS sa pangungunan ni Police Superintendent Efrain Camara ang operasyon katuwang ang Provincial SWAT Team sa ilalim ni Police Senior Inspector Clyde Calyawen, Oriente Mindoro PNP Maritime sa pangungunan ni Police Superintendent Pedro Enriquez at ang Public Safety Department sa pamumuno ni Nelson Choi Aboboto. Alas 8:30 ng gabi nang magsimulang magtipon sa Calapan Police Station ang operatiba. Matapos ang orientasyon at pagpupulong agad na sinimulan ang offline galugad. Kabilang sa mga ipinatutupad na ordinansa ay ang Resolution No. 637, City Ordinance No. 24 or an ordinance prohibiting drinking of alcohol beverages along the road, sidewalk and street shoulders within the City of Calapan. Resolution No. 133, City Ordinance No. 6, an ordinance mandating the wearing of upper garment, shirt or clothing in specified public place subject to certain limitations and exceptions. Resolution No. 311, City Ordinance No. 13, an ordinance prohibiting smoking in specific places to protect the health and welfare of smokers and non-smokers in the City of Calapan. City Ordinance No. 13-2017, Video and Sound Amplifying Equipment Ordinance of the City of Calapan.
Sa unang gabi ng Oplan Galugad, ilang Kalapeño rin ang huli habang marami rin ang binigyan ng babala. Ayon kay Kalapang CPS Chief Superintendent Camara, magtutuloy-tuloy ang Oplan Galugad batay na rin sa ibinabang kautusan ni PNP Mimaropa Regional Director Chief Superintendent Emmanuel Luis Licop at sa mandato na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pong ginawa natin kagabi na operations ay pinagsama-sama na po natin lahat yung city ordinances na kung saan meron po dito sa Kalapan City. At the same time, ito na rin po yung isa sa utos po ng ating mahal na Pangulo, President Rodrigo Duterte, na unin yung mga taong hindi dapat na doon sa mga lugar na alam naman po natin na pwede magsimula ng kaguluhan. Samantala, dagdag sa mga ipatutupad na ordinansa sa darating na 15 ng Hulyo, ang Resolution Number 154, City Ordinance Number 04-03 o ang Child Welfare Code of the City of Kalapan, ang batas na nagtatakda ng curfew hours para sa mga menor de edad pagsapit ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Tawagan namin sa ating mga kababayan dito sa Kalapan City na sana po ay sumunod na po tayo sa ating po mga ordinansa na kung saan naman ay ito po'y matagal na at maaari pong nalimutan lang po natin, kaya nga po kagabi nagkaroon po kami ng operations para maipaalala na rin sa ating po mga kababayan na ito po mga ordinansa na ito ay matagal na po kong naipasa at kailangan pong ipatupad natin. At dito nga po, kunin ko na rin po pagkakataon para po mananawagan na sa darating po na July 15, ito pong ating pong ordinansa na curfew for minors ay talagang ipapatupad na po natin. Isa po itong ordinansa na matagal na rin pong meron sa Kalapan City, bagaman hindi po natin napagtuunan ng pansin. Kaya kailangan po natin ipatupad pagdating po ng July 15. Kaya po yung sa ating pong mga kabataan, 18 pababa, kailangan po pagpatak po ng alas 10 ng gabi, nasa loob na po ng ating pamamahay. At kung tayo naman po iaabuti ng alas 10 ng gabi sa labas po o sa kasada, siguraduhin po natin na meron po tayong kasamang guardian, para naman po hindi po tayo mahuli at madala po tayo sa police station. Ang lahat ng mga nahuling lumabag sa ordinansa ay pagmumultahin ng mula 500 piso hanggang 5,000 piso. Community service na hindi bababa sa 8 oras o dili kaya ay pagkakakulong na hindi lalampas sa 30 araw. Depende sa bigat at batas na nilabag. Sa ibang balita, if you cannot reuse it, refuse it. Ito ang panawagan ng DNR at iba pang ehensya kaugnay sa paggamit ng mga hindi nabubulok na basura, kabilang ang plastic sa pagdiriwan ng Philippine Environment Month at Corals Triangle Day. Si Mel Francisco mag-uulat. Sama-samang nilinis ang halos 2 kilometrong haba ng dalambasigan mula Barangay Suki hanggang Lasareto, kasabay ng selebrasyon ng Philippine Environment Month at Coral Triangle Day, 22 ng Hunyo sa lungsod ng Kalapan. Pinungunahan ang aktibidad ng DNR Penro kung saan personal na nakiisa si Department of Environment and Natural Resources Mimaropa, Regional Director Dr. Henry Adornado, kasama si Assistant Regional Director Dr. Vince Tudao at Provincial Environment and Natural Resources Officer Mary Jun Maypa. Nakiisa naman dito ang Kapulisan, Army Reservist, PJ Enro, Barangay Suki at Lazareto officials, City Enro at mga kawani ng Penro at Senro sa probinsya. Ngunit hindi lamang ito simpleng coastal cleanup dahil iisa ang tema na pinatutunguhan ng dalawang selebrasyon, ang pigilan ang plastic pollution at sundin ang tamang pamamahala ng basura. Ikinatuwa ni Regional Director Adornado ang nakitang pagtutulungan ng lahat sa paglilinis. Isang patunay aniya na kung magsasama-sama ay kayang-kayang maabot ang hangaring masolusyonan ang problema sa basura. This is not actually the program of the regional office but the Department of Environment and Natural Resources under the leadership of Secretary Ruiz Cato. Ang kampanya pong ito ay hindi lamang namin ginagawa dahil ang buwang ito ay celebration ng ating Environment Month. Tuloy-tuloy po namin ginagawa ito but timely at this point in time, in-implement po natin itong pagpapalaganap ng tamang pagtrato o pag-dispose ng ating mga basura. Kasabay po niyan, sineselebrate po natin yung CTI, Coral Triangle Day, no?
supposedly June 9, pero sinabay na natin yung celebration. We are throwing one stone to hit two birds. Yun po ang ginagawa natin. And napakaganda na nangyari, no? Sapagkat nakita natin yung pagtutulungan, no? Ng bawat ahensya. Sabi ko nga, napaka-short ng oras na ginamit natin, pero nalinis natin yung 1.8 kilometers. No? So, ibig sabihin, kung tulong-tulong tayo, talagang walang imposible, magagawa natin lahat. At ang layunin po natin dito is hindi lang ipalaganap yung batas ng solid waste, proper solid waste management, but also para ipakita yung sinseridad ng ating gobyerno na ayaw nating magaya itong ating lugar, particular itong Maropa o Ilan Mindoro, doon sa ibang lugar na talaga namang may problema na sa ating lugar. Ayon pa sa opisyal, mahalagang papel ng barangay official sa kampanya ng pamamahala ng basura. Gayun din ang mga residente dahil malaking bahagi ng mga basura ay nanggagaling sa mga tahanan. Inaasahan rin aniya na ang mga nagbigay ng kanilang commitment sa kampanya ay magiging katuwang talaga nila sa advokasya. Maganda nito kasi part of the program this morning, no, yung ating cleanup. We asked the commitment of each group who attended with the coastal cleanup. No? And ipinakita nila doon yung sinseridad at kanilang commitment sa pagmamagitan ng pagpirma doon sa commitment sheet natin or tarpaulin. So yun po, bukod dyan ay ipinahayag nila yung kanilang pakikiisa at pagsuporta dito sa programa. So sa tingin ko po, sa pamamagitan nito, dahil sisingiling ko sila eh, no? Doon sa kanilang commitment, sa tingin ko po sa pamamagitan nito ay magiging maganda yung umpisa nitong solusyon dito sa ating problema sa basura. Hindi namin kayang mag-isa to, kami sa DNR. So dapat kailangan na tulungan kami ng iba't ibang ahensya and lalo na yung mga residente. Dahil base po sa pag-aaral, malaking volume po ng mga waste na gagaling sa ating households. So kung mag-i-emanate po sa bahay natin yung tamang segregate, no, at pag-dispose nitong basura ay malaki pong bagay ang mareresolba natin, malaking solusyon sa ating problema sa basura. Binigyan din rin ng opisyal na importanteng manguna ang mga nakatatanda sa tamang pamamahala ng basura at ituro ito sa mga bata. Yung bata talagang hindi sinungaling yan. Madaling, kumbaga sa sanga, mas bata yung sanga, madaling hubugin. Kung matanda na, medyo may sungay. Pero malaki po ang role ng mga matatanda dyan. Sapagkat ang tuturuan natin at ang matuturo, ito medyo mayroon ng sapat na karunungan. So siguro po yung kailangan lang natin dito is piliin. Sino ba yung mga sa level ng ganitong adult person ang dapat mag-handle ng ganitong pag-aaral o pagtuturo sa kabataan. Sabi ko nga po kanina, magandang ma-incorporate sa educational system natin from the very beginning yung proper management ng solid waste. Not only solid waste actually, but perhaps the liquid waste, itong mga effluents natin. Kasi yung mga tahanan natin, even the restaurants, nagpuproduce ng mga domestic liquid. Samantala, batid naman aniya kung alin ang mga basura na minsan lamang maaaring gamitin. Kaya naman panawagan ni Director Adornado sa mga mamamayan. Iwasan ang tangkilikin ng mga ito gaya ng mga styrofoams at plastic caps. Ang DNR ay nagpapatupad na ng pagbabawal sa paggamit ng single-use plastic sa kanilang mga tanggapan. You can't reuse, no? So, identify natin alin ba yung mga materials or plastics na hindi na natin po pwedeng gamitin. Isang gamit lang ang paggagamitan nito. So, siguro tayo on our level, mag-decide na tayo, huwag na nating tanggapin, huwag na nating gamitin, ano? Yung ganitong mga klase ng, halimbawa, yung pack lunch na gumagamit ng styrofoam, yung mga palamig na gumagamit ng plastic, may mga baso naman tayo dyan. So, ang aming pong tanggapan sa pamumuno ng ating Secretary Roy Simatu ay nanguna po dyan upang
iban o ipagbawal yung paggamit ng mga single-use plastics. It was actually started a few weeks ago because of the problem in Boracay. And yan po ay patuloy naming papalaganapin sa lahat ng retailers. So yun po, siguro malaking factor po ito in a matter of 1 or 2 months kung ang lahat ng regions and lahat ng mga NGOs ay makikisa dito sa kampanyang ito. Malaking volume po ng basura ang mawawala sa atin. Sa uli, simula pa lamang nila ito ng kanilang mas maigting na kampanya. Tiniyak ng opisyal na magpapatuloy ang kanilang advokasya at umaasa sila sa suporta ng lahat, alang-alang na rin sa inang kalikasan at sa ating kaligtasan. Mel Francisco, TVNet, Newsline. Tampok ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. This feeling, it's so so cool. I'm just here chilling. There's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Let's get the show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Oh, it's wonderful. And all it takes is you and me. Just right here at home. Oh, cause the best place in the world is still with you, I know. Right here with you, oh. Just here. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Naging matagumpay ang sikat Pinoy National Arts and Crafts Trade Fair kung saan ibinida ang ilang produkto mula sa lalawigan na ginanap noong 14 hanggang 17 ng Hunyo sa isang mall sa Mandaluyong. Ang Mangyan Heritage Center ang kumatawan sa mga produkto ng mga katutubong Mangyan sa lalawigan. Ibinida dito ang mga tradisyonal na damit ng mga katutubong Mangyan, pati na rin ang mga produkto na gawa nila tulad ng bag, bracelets, wallet at iba pa. Ang nasabing programa ay may layunin na bigyan ng kalagahan ang mga produkto mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Ayon sa DTI Orienta Mindoro, ang mga kasali sa programa ay mga micro, small, medium enterprises o SMMEs na ng pangunahing produkto ay ang mga handicraft products tulad ng tela, basket, mga bagay na inukit sa kahoy at iba pa. Kasama din ang iba't ibang native delicacies na matatagpuan lamang sa isang partikular na lugar. Samantala, hindi lamang sa mga Pilipino pumatok ang kanilang mga produkto dahil may mga dayuhan din na bumili ng mga Mangyan crafts. May ilang mga katutubong Mangyan din ang sumama sa nasabing programa at ang ilang pa sa mga ito ay ipinakita sa mga mamimili kung paano magsulsi na kanilang mga tradisyonal na damit. Ayon sa Mangyan Heritage Center, nais sila na bukod sa mga ganitong event ay tangkilikin din ng mismong mga taga-Oriental Mindoro ang mga produktong gawa ng katutubong Mangyan.
Mahalaga na mismo ang mga kababayan nila ang nagbibigay ng suporta sa kanila sa pagpapalakas at pagpapanatili ng kanilang kultura. Samantala, kaugnay ng scholarship program na tanggapan ni First District Congressman Doyle Yachon, inaabisuhan na ang mga mag-aaral na interesadong mapabilang dito. Naihanda na mga kukulang rekisitos. Pangunahing requirement ay dapat makapag-enroll na bilang katiyakan na papasok ito ngayong school year 2018 to 2019. Kabilang sa mga hahanaping dokumento ang isang original copy at dalawang photocopy ng Barangay Certification of Indigency, Certificate of Good Moral Character galing sa paaralan kung saan naka-enroll, Certificate of Grades ng nakaraang semestre or grading period para sa mga freshmen, Certificate of Enrollment, Certificate of Registration, dalawang piraso ng pinakabagong 2x2 ID picture at school ID. Pinapayagan naman ang freshman students na wala pang ID na huwag munang mag-submit nito. Ang mga mag-aaral naman na naka-avail ng free tuition sa state colleges at local colleges ay hindi nakasama sa scholarship program, kaya mga mag-aaral sa private schools na lamang sila tatanggap. Para sa ibang detalye, mangyari lang po magtungo sa tanggapan ng sulod. To our value subscribers, try a different kind of internet. Gamit lamang po inyong cable TV kung paano narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, itype lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kalipunan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong mga comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nung iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli, si JP Ray, nag-iiwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Maraming salamat sa inyong nasawa. Pagsubaybayan.